Sa ikatlong pasada ng biyaheng totoo, pumunta ang news team sa Antique kung saan sa kabila ng matabang lupa at mga yamang dagat doon, may pinakamaraming batang edad 5 hanggang 10 ang undernourished o lubhang kapos sa sustansya. Ang ilan na walang makain, napipilitang magbanat ng buto sa murang edad. Narito ang biyaheng totoo ni Claire Delphine. Dumating kami sa Kaluya Island. Nagtatampisaw sa dagat ang magkapatid na sina Arvin at Adrian. Madalas daw nila itong ginagawa kapag lunch break sa kanilang paaralan. Pero hindi sila narito para maglaro. Pero bakit ginagawa mo pa rin kahit mahirap? Ang paglalaro para sa magkapatid, isa nang malaking luho. Ang bawat kilo kasi ng seaweed na kanilang makukuha, 8 pisong dagdag sa kita ng kanilang kapuspalad na pamilya. Maraming estudyante sa paaralan, patpatinding tulad nila Arvin at maliit para sa kanilang edad. Sa buong bansa, nangunguna ang Antique sa mga probinsya may pinakamaraming batang edad, 5 hanggang 10 na kinukulang sa sustansya o undernourished. 2 sa kada 5 ang underweight o kulang sa timbang base sa edad, kulang sa timbang base sa tangkad, at mga stunted o nabansot. Because Antique for the past 3 years has been consistently number 1 in the rank list of the malnutrition. Pag-uwi, 5 pirasong tuyo ang hapunang naghihintay para paghati-hatian ni Arvin at Adrian, ng tatlo pa nilang kapatid at ng kanilang mga magulang. Sagabi, hindi kayo kumakain. Natutulog na lang kayo. Tapos nawawala ba yung gutom doon? Bakit ka umiiyak? Naawa ka kay Adrian? Kung pwede lang, ayaw daw sanang pagtrabahuin nila Aling Rovelin ang kanilang mga anak. Pero kung di raw kasi sila tutulong, 2 bagay lang daw ang naghihintay sa buong pamilya. Gutom o mas matinding gutom. Hanggang ngayon, yung gutom. Nag-asawa na ako, ganun din. Hindi nagbago ang buhay ko. 3 sa bawat 10 pamilya sa Antique, maralita. 7 sa kada 10, laging kulang sa pagkain. Kaya ang supplementary feeding program ng gobyerno talagang pantawid gutom lang. Di sapat para punan ang sustansyang kailangan ng mga bata araw-araw. In the past, we have many programs and projects coming from the national level. One of which was the Hapag Asa. Pag palaging ganyan, nagsawa na. We have to stop the program. Masakit na katotohanan. Pero ba't nga naman uunahin ng mga batang ibsan ang kanilang pagkauhaw sa karunungan kung lagi-laging kumakalam ang kanilang tiyan? Ang 9 taong gulang na si Jobert, mas marami pa yatang iniliban kaysa ipinasok sa paaralan. Si Jobert, dinala ng magulang sa sakada. Ibig sabihin ng left, hindi nakapagpatuloy na ang pag-aaral. Sa totoo lang, nauna pa raw siyang humawak ng karit at lambat kaysa libro at panulat. Alis nila ma'am, September, tapos mabalik. Uwi na sila dito December. Mga February. Ah, hindi sila nag-Christmas dito? Wow. Hindi. Ang problema kasi sa problema ng kahirapan, kung sino pa ang mga bata at walang kapangyarihan, sila pa ang matinding nagdurusa sa mga epekto ng kawalan. Gaya na lang ng kapatid ni Jobert, mag-iisang linggo nang walang gatas. Ano po, tubig at saka yung asukal lang po. Sa buong Pilipinas, pumapangatlo pa rin ang mga bata sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Marami ang gaya nila Jobert na kumakayod para sa kanilang pamilya. Kaya naman kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, anong kinabukasan kaya ang naghihintay sa bansang may mahigit 12 milyong kabataan na lugmok sa kahirapan? Sabi ko kay Jobert, maipaparating ko sa nakararami ang mga suliranin na mga batang tulad niya sa pamamagitan ng dalakong ballot box. Kung ang iba'y nangangarap ng karangyaan, magagarang damit o katanyagan, ang kay Jobert, mga payak na karapatang dapat sanay, di na pinapangarap o hinihingi ninuman. Pagkain, mga ilaw.
pagiging bata, minsan lang nating pagdadaanan. Pero ang pambihirang pagkakataon na baguhin ang kapalaran ng mga gaya nila Jobert na ibibigay sa mga botanda tuwing panahon ng eleksyon. Ako si Claire Delphine. Ito ang aking biyaheng totoo.